advocacy. Nakita natin ang kahalagahan niya nagkaroon tayo ng global crisis. Pero crisis or no crisis, you know, I think it is something that we should seriously study and which we have in fact been advocating for at the SSS, GSIS to, but not GSIS, no, SSS, to see how we can work out some kind of unemployment insurance scheme. Okay? Minimum wage. Mayayain sa workshop, masaya ito. Safety and health, very important. Hanjin, child labor, very important. Trafficking, very important. Ang mga bata, hindi dapat nasa lansangan at nagtatrabaho, nagtitinda. Dapat nasa eskwelahan sila. Pero kinakailangan, bigyan natin ng trabaho yung mga magulang nang sa ganon, hindi nakakailangan ipatrabaho pa yung kanilang mga chikiting. Okay? Next. So, ito yung sinasabi na pwedeng strategic responses. Community-based employment program. Exactly what Karen has said. Public employment program na kukuha from the community and supported by the community. Among other things, si Chris din ang magpapaliwanan niyo mamaya. Oh, magsulat pa kayo. Okay, sustainable livelihood, entrepreneurship for vulnerable workers, social protection programs to cover vulnerable workers, reforms toward a two-tiered wage system. Mamaya, dadating si Director Girao po, kung sino meron sa inyo, anong ibig sabihin ng two-tiered? Ngayon, meron tayong one-tiered. Two-tiered na raw. Kaya two-tiered, eh? Ano? Two-tiered, hindi two-tiered. So, meron yung minimum at meron yung pangalawang chair. Chair. Alamin yan natin mamaya kung ano yan. Sige. Next. Social diet. Ah, very important. Ito yung ginagawa po natin ngayon. At nabanggit na rin ninyo. Tingnan mo, doon tayo nag-agree pala sa problema. Low levels of unionism, collective bargaining, representation of new workers in groups. Kasi, sa yung ating traditional partners, informal sector, no? What inclusive daw, inclusive growth, inclusive representation, lahat inclusive. Ibig sabihin, kinakailangan palawakin natin yung representation. And at about 45%, I think, of the workforce, nasa informal. 45 to 50% nasa informal. So they have to be represented. Mas mahirap na ako kasi they're not well organized tulad ninyo. Oh, ano si, anong po po? Oh, BPO. Kasi hindi along, kumisan hindi rin along trade lines yun. Maybe the banking, hotel, restaurant, along trade, ano? Trade lines yung pag-organize. But not all. Tapos, ang informal pa, napakahirap kasi na informal yun. Diba? Hindi sila talaga organized. So, but nonetheless, that is what we are working towards to help to an environment that could be conducive to organizing the informal workers so that they can be properly represented. And that their representatives are truly representative. Diba? Pag sinabing practical worker, security guard, or whatever, eh talaga, yung representante nila, yung talaga, nakaka-intindi kung ano ang pangailangan ng grupo nila. Okay. Delay in settlement of labor disputes. Hindi na bago yan. Pero ang magiging bago na yun ay yung sinasabi na the way forward. May sinasabi si Father, ano ba yun? Yung tamang daan? O. Ha? Tuwid na daan. Buddhist yata. Tuwid na daan. Okay. Tayo naman eh, paano ba yun? Tuwid na daan na dapat going in the right direction or the right path. Di ba? Dapat moving forward, hindi backward. Okay, next. Ito na yung strategic responses. Ensure, o yung transparency, accountability, efficiency, integrity, labor adjudication systems. Basahin natin yan yan kasi I want to go to the programs, ha? Kasi malaking salita. Importante lang yan, strengthening industry tripartite council. Importante yan. Okay, next. Okay, ito lang. Di ba apat yung pillar? Bakit ano ibig sabihin ng sustaining outcomes? Nagdagdag po tayo sa podcast, nakalimutan na
Huwag natin kalimutan ang good governance, institutional reforms, and partnerships. Alam mo, magiging salita lang yan kung wala talagang, kung walang ginagawa institutional reforms ang government then. So this is the important part. How do we sustain outcomes? Okay? And that is through partnerships in labor governance. Sana tulad dito, DOE-CFC, no? Walang iwanan. Okay, reforms toward responsive public service and efficient use of resources, transparency, ito dito na yung mga corruption, dapat mga red tape, alisin na lahat. Yan ang mga institutional reforms na dapat harapin.